Alright, what's up mga kamismo? Ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa aming Ibuki air horn. Sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo yung naging trouble ko dito sa barko. At kung ano nga ba yung mga common na nagiging problema dito, mga palaging nasisira, ipapamilyar ko na din kayo, at kung ano nga ba yung nagpapa-under dito. So wag na natin patagalin pa, let's go! Ate na nga mga kamismo, naglalakad ako papunta sa bridge sa itaas mga kamismo. Dahil dito sa barko namin ay meron kaming dalawang horn, isa dito sa masthead at isa sa proa. Para saan nga ba tong air horn na ito mga kamismo? Ito ay ginagamit karaniwan sa pagbibigay ng signal sa iba't ibang barko sa mga bangka na nasa gitna ng karagatan. In short mga kamismo, ito ay isang busina na pantaboy sa mga nakaharang sa aming mga dinadaanan. At kung minsan ay ginagamit itong pang-signal para sa mga crew kapag nagkakaroon kami ng mga drill. Parang ganito yung tunog niyan mga kamismo. Biro lang mga kamismo, ganito yung tunog niyan. Wasak! Wasak talaga mga kamismo yung makakarinig niyan sa malapitan. Sobrang lakas, sobrang sakit sa tenga. Kung kaya yung instruction sa installation nito ay nire-require na dapat ay nakalagay ito sa pinakamataas na lugar sa barko. Tulad niyan mga kamismo, nasa pinakataas nga. Yan. At dahil nga ang tawag dito ay air horn, for the word itself, air, hangin or compressed air ang nagpapa-under dito. Yan tinuturo kong yan mga kamismo, yan yung piping ng ere na nakakonect dun sa mismong horn ng barko. At yung valve ng ere na yon mga kamismo ay naka-normally open, then naka-normally close naman yon sa kanyang solenoid valve. Kaya lang sa video na ito mga kamismo ay hindi ko na na-videohan yung actual na itsura, pero may ipapakita ko dito mga kamismo, halos magkakamukha lang din naman, barbula at barbula lang din naman to mga kamismo. Tapos ino-open tsaka kino-close lang din naman. Yan yung pang-ere namin. Tapos ito naman sa baldeho, pero ganyan yung itsura niyan mga kamismo. Yan. Halos magkamukha lang. Kaya itinuro ko yun sa inyo mga kamismo, every time kasi nagagalawin yung mismong horn ng barko, kapag magme-maintenance, magbabaklas, kailangan ay nakasarado ito. Nang sa gayon ay walang supply ng hangin. Tapos i-manual nyo muna, hilahin ito pababa para tumunog at ma-discharge lahat ang hangin na nakapondo sa pipe. Yung air supply kasi mga kamismo ay pwede itong makontrol via solenoid valve electrically o kaya naman manual by pulling the wire. Mamaya mga kamismo, pag nasa proa na ako, i-explain ko yun ng maayos sa inyo at ipapakita ko sa inyo. But ngayon, ipapakita ko muna sa inyo yung mga controllers nito na nakalocate dito sa bridge. Meron kasi dito mga kamismo na push button na tatlong piraso, isa sa loob ng bridge, isa sa pabor at isa sa starboard. At syempre meron din selector para sa air horn ng proa at saka dito sa masthead. At sa tapat ng kinakatayuan ko, ayan, air horn na push button para sa bridge. Pwede yung ilong press, pwede rin naman i-jog. Pero pag ginag mo kasi yung pindot nyan, para ka nagtitinda ng tinapa. Put! 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 Mas maganda kapag long press para may tigas. At ayan na nga mga kamismo, yung sinasabi kong controller ng air horn. Umpisa natin sa idle niya sa kanyang source. Pangalawa naman yung kanyang source na merong opposition, merong sa radar, yan yung sa masthead, then yung sa fore, yung sa forward mast o sa may proa. Pangatlo naman yung radar mast space heater, tsaka yung pang-apat yung forward mast space heater. Ano nga bang meron sa dalawang yan mga kamismo? Sa salitang heater, ibig sabihin heater nga yan mga kamismo. Madalas siyang ginagamit lalong lalo na sa malalamig na lugar. Nang sa gayon ay mapanatiling na kukondisyon ng ating air horn. Maya ipakita ko din yun sa inyo mga kamismo. Pero sa ngayon, ipakita ko muna sa inyo yung sa may pabor tsaka yung sa may starboard na push button. Itong mga air horn na ito mga kamismo ay madalas kasing gamitin ito sa barko, lalong lalo na kapag nandyan yung piloto. Kung minsan, nagpapalong press yung piloto, nang sa gayon ay maging alerto yung mga nasa hunahan ng barko namin. At ayun nga, kaya nga namin tinotroubleshoot ngayon,
Dahil nung pinapalong press ay hindi tuloy-tuloy yung tunog ng air horn na parang may pumipigil o bumabara sa daluyan ng hangin. Isang dahilan para hindi ito magtuloy-tuloy sa pagtunog. At hayan na nga mga kamismo, nandito ako ngayon sa port side ng aming barko o sa pabor. Dito ay meron din nakalocate na isang push button. Ganun din sa kabila mga kamismo sa starboard side, naka-parallel connection lang din mga kamismo. Ang ine-energize nito ay yung solenoid bulb para magbukas at syempre para tumunog yung horn. Ipakita ko na rin sa inyo mga kamismo yung sa starboard para meron kayong idea pagka kayo na yung nakasakay dito sa barko. Sa pagtutrouble nga pala nito, mga kamismo, syempre kailangan nating i-analyze ng mabuti. Lalong-lalo na yung pagtatrabahuhan ay sa proa, sa unahan pa ng barko. Napakalayo, mga kamismo. Ako, to be honest, mga kamismo, wala pa akong experience dito sa air horn na trouble. Kung kaya ay very thankful ako sa aking chief engineer dahil nandyan siya palagi para sumuport sa akin at magbigay palagi ng mga idea tungkol sa mga trouble nito. Actually mga kamismo, nag-research na rin ako sa YouTube kaya lang wala akong nakita doon. Kung kaya, para sa kaalaman ng nakararami, ay gumawa ako ng video para sa inyo. At doon sa formas na yun mga kamismo, doon ako akit mamaya. Let's go! You know, instant teleportation! Nandito na ako mga kamismo sa aming proa o sa harapan ng barko upang inspectionin at i-analyze muna ang problema. Ang unang gagawin, syempre, pakinggan muna natin yung horn kung tumutunog nga ba ito, kung anong status. Pero syempre, nakapagtanong-tanong na din ako, pero testing pa rin para ma-witness ng dalawang tenga ko. Para marinig nyo rin, simulan na natin. Chadwick, third, elect, pasok. Clear, pasok! Third, mag-isuyo sana ako, makitesting ako ng horn sa proa. Okay, pindutin ko ha. Sige. Sige, sige. Ano yun? Naka-hold ba yun? Nung pagpindot mo, naka-hold yun? Pina-hold ko. Pinutin ka, hold ko, Adam. Papi, malakas. Malakas man, kaya lang hindi siya continuous. Dapat continuous siya, hindi pot-pot, di ba, no? Dapat pot, ganun ba? At ayun na nga mga kamismo sa inyong obserbasyon. Ano-ano yung mga pumapasok sa isip nyo na maaaring pinanggagalingan ng trouble? Dahil narinig naman natin na merong supply ng hangin dahil ito'y tumutunog. Kaya lang, hindi nga lang ito continuous. Maaari din naman na merong shortage sa hangin. O kaya naman, sira na yung diaphragm. Pwede rin nagkaroon ng clogging sa mismong pipe ng ere. O kaya naman, maaaring may problema yung solenoid o kaya yung valve. Partner ito palagi mga kamismo, yung solenoid valve. At kasalukuyan nga pala akong nandito mga kamismo sa Boson Store, hinahanap ko yung barbula o saraduhan ng air supply. Common kasi na makikita ito dito sa area na ito mga kamismo, kaya lang wala. Pero imposibleng mawala ito mga kamismo. Mapunta lang tayo dito sa itaas, dito sa forward mast. Ayan, kasalukuyan na nga akong nasa itaas. Yun si number 1, kasamahan ko. Ito yung itsura ng horn mga kamismo ng barko. Pahaba ito na may konting tae. Palo ko ng mga ibong to ah. Dito pa tumae talaga. At pagkatapos mga kamismo, dito sa may bandang puwetan ng horn, nandito yung sinasabi kong diaphragm. Dalawa iyon nagawa sa bronze, isang diaphragm A at diaphragm B. Hirap lang mag-video dito dahil sobrang lakas ng hangin. Dito yon mga kamismo, yung sinasabi ko yan, dyan. Dyan nakalagay yung diaphragm. Don't worry mga kamismo, i-explain ko yan ng mas maayos. Pero focus muna tayo dito. Dito sa may bandang baba, dito sa area na ito, ito yung terminal ng ng heater. At sa likod nyan, yung nakikita nyong copper tube na may parang asin-asin, ayun yung mismong heater. Ito naman, ito yung lagayan ng solenoid valve. Ganito yung itsura nun mga kamismo, binaklas ko lang yung solenoid valve para ibaba at may i-recondition. Dahil napag-alaman namin na dito talaga yung pinanggagalingan ng problema, dahil tinesting namin manually by pulling nga itong wire na ito, yan.
I-pull mo lang ito pababa, tutunog nga ito. Ang isa pang naging problema ay nag-stack up na din yung loob nito. Meron kasing mechanical part doon na gasket na may kasamang spring. Nung kasi hinila namin yun pababa, mga kamismo, tumunog ito ng napakalakas sa tuloy-tuloy. Ang problema, hindi na siya uminto. Kung kaya, para ma-i-off ito, ay dali-dali naming pinasara yung supply ng ere. At dito ngayon, mga kamismo, samahan nyo ako, i-trace natin. Pero habang nag-trace tayo, i-explain ko sa inyo kung paano mag-operate itong horn na ito. Ang sabi dito sa manual, kapag daw yung solenoid valve ay nag-open, ang compressed air ay tuloy-tuloy na itong papasok papunta sa diaphragm chamber na meron itong tamang pressure na properly reduced naman ng air regulator na humahawak sa diaphragm o pumipigil para walang singaw. Tama ba yung term ko? Itutulak niya ito ng pwersahan hanggang sa ma-discharge niya yung hangin at magkaroon ng tunog. At para mas lalo kayo malinawan, yung mga turotot natin dyan sa bagong taon na hindi inihipan at manually na pinapandar, ganun yung operation nun, mga kamismo. At yun, finally, nakita na rin natin yung valve ng air horn. Ayun na nga yun, mga kamismo. Kapag gagalaw tayo sa air horn, kailangan naka-off ito. At siguraduhin na ma-discharge muna yung hangin. Dahil pag may nakapondo na hangin dyan, ay tutunog ito ng malakas kapag binaklas yung mismong solenoid valve nito. Tapos dito, yan yung regulator niya. Tapos meron itong drain, pababa. Dahil kapag usapang compressed air, mga kamismo, hindi yan nawawalan ng moisture or tubig. Dahil yan sa science, mga kamismo, kapag kinocompress niya ito, nagkakaroon ng moisture. At kung napansin nyo kaganina, mga kamismo, wala na nga yung solenoid valve. Dahil kinuha ko na iyon at nabaklas ko na. At amin naman itong kakatain sa workshop. Kasama ko si Hepe, mga kamismo, na nag-recondition nito. Tsaka si Nambang. Umakyat din sila doon, mga kamismo, sa itaas. Hirap na hirap kasi ako doon mag-isa. Dahil sobrang lakas ng hangin at napakahigpit na ng mga tornilyo. Dahil sa sobrang kalawang na. Buti at may kasama din ako. Dahil kung hindi, baka dalawang araw bago ko ito matapos. Dahil 6 hours din namin ito ginawa, mga kamismo. Tagal din. Ayan na nga, yung solenoid valve. Kinatay na namin. Ayan, nagkapira-piraso na. Tsaka tinesting ko yan, mga kamismo, kung umaandar pa ba talaga yung solenoid. Ito yung coil o yung windings nito, mga kamismo. Yun kasi yung nagkikreate ng magnetism na siya naman taga-tulak o taga-bukas ng valve nito. Meron kasing maliliit na butas ito, mga kamismo. Sobrang liit lang nun na bumabara. Dahilan para maka-apekto sa performance ng horn. Inerehan lang namin ito ng inerehan, mga kamismo. Inesprayan ng mga lubricant para maging smooth yung operation nito. At ito, mga kamismo, yung testing ko. Pakinggan nyo lang, tumutunog na ito. Indication na properly working na yung solenoid valve. Nadinig nyo ba, mga kamismo? Wala namang magic sa ginawa ko. Basic lang yan at sinuplayan ko lang yan, mga kamismo, ng 110 volts. Sinaksak ko lang yan sa outlet at yung switch na ginagalaw ko, on and off lang naman yan. Gumawa lang ako ng cord para meron akong pagkonektan sa solenoid valve papunta sa outlet. Sa pagbaklas ng solenoid valve, mga kamismo, ay maging maingat lang dahil baka may mawalang pyesa. Hindi kasi biro yung pag-assemble nito. Kailangan maingat at maglagi lang din palagi ng mga markings para hindi malito sa mga orientation ng pagkakasunod-sunod nito. Ganito kasi, mga kamismo, yung usually na ginagawa kapag walang spare on board. Dahil hindi naman ito common na masira. Dahil dito sa air horn, yung madalas daw na masira ito, yung sa diaphragm niya. But this time, hindi ito nasira. Yung sa solenoid valve lang yung nagkaroon ng problema. Pero sa ngayon okay na at naibalik na namin ng maayos. At syempre pagkatapos na maiayos ito, testing na tayo. Inabot na nga kami ng hapon at si second mate na yung naka-duty. Kaya nakisuyo kami kay second mate na i-testing ito sa lahat ng mga push button sa bridge, sa may port side, tsaka sa starboard side. At finally, mga kamismo, at okay na yung aming air horn na testing na din, umaandar. At pinuno ko ito ng sealant o silicone. Nang sa gayon ay masecure at hindi pasukan ng tubig ulan
o basyada, seawater, para safe yung ating mga electrical wires tsaka yung ating units. Yun, no? Units! Dami yan, pati yung mga ilaw kasi kasama dyan. Kaya lang, ang problema, baha. Wala, baha. Hindi kami makadaan. Say hi to my vlog. What's up, yo? Hey, say hi. Yon talaga, pampinali to. Ay. Pa. Gracias. You know, kagrabe. Mission impossible. At dahil tapos na tayo sa troubleshooting, mga kamismo, mapunta naman na tayo sa shoutout. Shoutout sa aking classmate na si Engineer Nikolai. At sa pagkakaalam ko ay nagtitraining siya ngayon para sa military. Salut sa iyo, sir. God bless palagi. Nakakatuwa lang din dahil karamihan ng mga classmate ko ay mga lisensyadong hinhinyero na. Shoutout kay Sir Jun Reyes Vlog, Japet Jalandoni, kay Sir Jonathan Alikdag. Nakakatuwa mga kamismo yung inyong mga comments. Nakakataba ng puso. At shoutout din syempre kay Mr. Empty Vlogs. Ingat palagi dyan, sir, at salamat sa pag-appreciate ng aking mga video. Si Sir Japet ay nasa Saudi Arabia pala. Sa offshore naman siya. Ingat palagi dyan, sir, sa trabaho. God bless sa ating lahat. At sa mga may katanungan sa akin, lalo na kapag confidential yung tanong, at kapag mahaba at nahihiya kayong i-comment sa comment section, i-PM nyo lang ako, mga kamismo, sa Facebook, sa El Mismo Vlogs. PM nyo lang ako doon, mga kamismo. Nagre-reply ako doon every time na magkakaroon kami ng signal. At yun lang, mga kamismo. Sana nagustuhan nyo yung video na hinihanda ko para sa inyo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong i-release na video. Nag-upload ako ng mga electrical works, engineering works at iba't ibang buhay namin dito sa barko. Huwag kayong mag-alala dahil tuloy-tuloy pa rin yung pag-upload ko. Maglilahan tayo pataas at hindi pa baba. So paano ba yan? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye-bye!